What's up? Kamusta mga bok? This is Bok Time. At welcome back para sa panibagong video. Ang pahayag ni Gibbons at kita ni Magsayo. Pag-usapan natin yan mga bok! Pero bago ang lahat mga bok, don't forget to click that subscribe button at ang ating notification bell para maging updated kayo sa ating mga future uploads. What's up mga bok? Pag-uusapan natin ngayon ang buong kinita ni Magsayo at Russell sa naganap na laban nila nitong mga nakaraang araw lamang. May guaranteed purse money si Gary Russell Jr. na $500,000 o humigit kumulang na 25 million pesos, habang si Mark Magnifico Magsayo naman ay may guaranteed purse money din na $175,000 o humigit kumulang na 8.7 million pesos. Hindi pa po kasama dyan ang hatian sa bonus ni Russell at Magsayo sa pay-per-view buys na tumatayang $675,000. Ayon sa fight contract ay 70% to 30% ang magiging hatian sa pay-per-view, kung saan pabor ang mas malaking porsyento sa dating kampyon na si Gary Russell Jr. Kaya kung pagsasamahin ang guaranteed price at pay-per-view bonus ng dalawa, ay mayroong kinita si Russell na $1 million o katumbas ng 50 million dito sa Pinas, habang si Mark Magsayo naman ay may buong kita na $350,000 o humigit kumulang 17.5 million pesos. So congratulations ulit sa bagong kampyon ng WBC ng Featherweight Division, Mark Magnifico Magsayo. At bukod nga kay Magsayo, ay sa ngayon ay mayroon na po tayong limang kampyon, at yan nga ay sina WBC Bantamweight Champion Nonito Donaire Jr., WBO Bantamweight Champion Gianriel Casimero, IBF Super Flyweight Champion Jerwin Ancajas, at IBF Minimum Weight Champion Rene Marquarto. So sino kaya ang susunod na magiging Pinoy Champion mga bok? May mga balibalita nga po na balak itapat ang kapatid ni Gary Russell Jr. na si Gary Antonio Russell kontra sa ating pambato na si Jonah Sultan. Kaya abangan na lang po natin yan. Sa ibang balita naman mga bok, ay nagbigay nga po ng pahayag ang presidente ng MP Promotions na si Sean Gibbons patungkol sa WBO Bantamweight World Champion Gianriel Cuadro Alas Casimero. Kung ating matatandaan, ay nagkaroon nga po ng alitan ang magkabilang kampo, kung saan ito ay nagresulta pa sa pagkalas ng angas ng Pinas sa MP Promotions. Pero sa latest video na ating mapapanood sa YouTube channel ni Coach Joven Jimenez, ay sinabi ni Gibbons na bukas pa din ang pintuan ng MP Promotions para sa WBO Bantamweight World Champion. Dagdag pa ni Gibbons ay sana balang araw daw ay makita na nilang muli ang dati at matagal na nilang kaibigan na si Gianriel Casimero. And maybe one day we'll see our old friend Gianriel Casimero. So magandang balita to mga bok. Sana lang ay magkaayos na talaga ang magkabilang kampo. Sana ay muli nang bumalik si Casimero sa pangangalaga ng MP Promotions. Ito ay dahil mas makakatulong ito sa angas ng Pinas, lalo pat makakasama niya sa pag-iensayo ang mga kapwa Pinoy boxers. Kinakailangan kasi ng ating mga Pinoy fighters ngayon ang pagtutulungan. Ito ay upang mas lalo pa nilang maiangat ang bawat isa sa mundo kung saan walang iba kundi ang boxing. Kaya abangan na lang po natin ang mga susunod na balita. Hanggang dito na lang po muna tayo. Maraming salamat mga bo! Mga balitang boxing, basta kay Bok Time, Bok Time, laging sport.